Pero magkakaroon din ng pagbabago itong person nyo kasi wala naman kayong balak na maghiwalay or wala man siyang balak na iwanan ka. In fact, mga kapiksi, sabi ko nga, ikaw yung gusto niya, ikaw yung babalikan niya, ikaw yung full-time niya, mga kapiksi. Although, nakikita natin na may mga pag-aaway, syempre, normal naman yun, especially kung may ganitong klaseng sitwasyon, di ba? Hindi pwedeng hindi magkaroon ng away, pero full support pa rin siya sa'yo. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating May Love Scope, mga ka-pixie, silip sa pag-ibig para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Simula ngayong May, mga ka-pixie, no? Magfo-focus na tayo sa 12 na zodiac signs na reading. So, magkakaroon ng pagbabago sa schedule natin. Ang schedule ng ating upload ay tuwing Linggo, Martes, at saka Webes ng gabi, mga ka-pixie. Alright? So, tingnan natin yung mga influences sa love life nyo ngayong May. Aries, comment down below if naka-resonate kayo combination to ng positive and negative energy, guys. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So, alright. So, for some of you mga ka-pixie, no, this is combination ng positive and negative energy, guys. Comment down below if nakaka-resonate kayo. Sa relationship nyo, mga ka-pixie, pwedeng nagsasama na kayo nitong person mo, mag-asawa na kayo, may pamilya na kayo, nakabuo na kayo ng pamilya, may anak or may mga anak na kayo nitong person mo. Pero for some of you, parang medyo naligaw ng landas itong person mo kung saan maaaring magkaroon ng third party. Mga ka-pixie, no, parang merong naninira sa relationship nyo or parang nagkaroon ng bisyo itong person mo na baka itong person mo ay nagka-club-club ganyan, mga nightclub, di ko alam kung uso pa yun. Hindi ko alam guys kung uso pa yun nowadays, no, yung mga nightclub, tapos parang nagkakaroon ng short time yung iyong person doon, no, yung mga babae, ganyan. So, excuse for the word. Basta, yung mga GRO yan. Ganyan. So, parang nagkakaroon ng ganon yung person mo na parang for some of you, medyo nahuhumaling yung person mo sa isang specific na GRO, ganyan. So, comment down below if nakaka-resonate kayo mga kapiksi. Pero this will not resonate with all naman. Guys, alright? And, yeah. Pero, at the same time, kahit na may ganun yung person mo or kahit na may kinauhumalingan siya, matibay pa rin naman yung inyong connection. Kumbaga parang part-time niya yun. Part-time niya, pero yung full-time niya is sa'yo pa rin, mga kapiksi. No? Parang tumitikim, parang itong person mo is somebody na parang gusto lang tumikim ng konti, ganyan. Pero, hindi ko alam kung alam mo or nararamdaman mo, pero ikaw pa rin, kumbaga ikaw pa rin yung pipiliin niya over that, ikaw pa rin yung gusto niya over that, mas matibay pa rin yung connection niyo over that, mga kapiksi. Okay, so parang medyo nahuhumaling lang itong person mo sa mga ganong klase ng, baka ito'y panandali ang ano lang, aliw, mga kapiksi. Okay, so comment down below if nakaka-resonate kayo, mga kapiksi. Tingnan natin yung love energies nyo ngayong May. Aries, hahanapin ko yung love energy sa deck na to at saka yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, kung meron kayong mga specific na bagay na gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng career or money, mga ka-pixie. And kung gusto nyo magpa-coaching for manifestation, pwede kayo mag-send ng email sa akin. Yung usual na natatanggap natin na request is sa love and relationship na yung mga gustong magkaayos ng kanilang partner o specific person. So, kung meron kayong mga pinagdadaanan guys and gusto nyo ng tulong sa email coaching, mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung energy ng love, mga kapixie. Ngayon naman, hanapin yung energy ng Aries.
Ito, so Aries kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang feeling ko dinideadman nyo lang tong gawa nitong person nyo. Parang yung iba sa inyo, alam nyo, pero parang dinideadman nyo lang, mga kapiksi. Parang walang pakiba. Pero yeah, magkakaroon din ng pagbabago to, mga kapiksi, no? Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, ito'y panandalian lang, no? Panandaliang aliw lang. Pero magkakaroon din ng pagbabago itong person nyo kasi wala naman kayong balak na maghiwalay or wala naman siyang balak na iwanan ka. In fact, mga kapiksi, sabi ko nga, ikaw yung gusto niya, ikaw yung babalikan niya, ikaw yung full-time niya, mga kapiksi. Although, nakikita natin na may mga pag-aaway, syempre, normal naman yun, especially kung may ganitong klaseng sitwasyon, di ba? Hindi pwedeng hindi magkaroon ng away, pero full support pa rin siya sa'yo, lalo na may pamilya kayo, lalo na may mga anak kayo, hindi naman niya pinapabayaan yung mga obligasyon din niya sa'yo, no? Obligasyon niya sa'yo at obligasyon niya sa pamilya niyo, mga kapiksi. And parang sabi ko nga sa inyo, nag-aaliw lang ito, mga kapiksi, pero hindi niya pinapabayaan ikaw at saka yung pamilya niyo. So yung pagiging responsable naman niya as provider, ganyan, nakikita natin na nandun pa rin, no? Kumbaga ginagampanan niya pa rin 100% yung role niya na pagiging responsible na provider, mga kapiksi. Alright, pero yun nga lang, parang medyo na-addict kasi nga itong person mo. Na parang medyo, yung iba sa inyo guys, yung iba sa kanila, parang feeling ko pinapaikot din, no? Parang pinapaikot din. For some of you, parang pinapaikot, parang marunong yung GRO or I don't know, hindi ko alam kung anong term na itatawag. Third party na lang. Yung other woman, ganyan, your other party, parang meron siyang paraan para mapaikot yung asawa mo or yung jowa mo, mga kapiksi. Baka mayaman ba kayo? Comment down below if naka-resonate kayo. Kung mayaman yung asawa nyo, ganyan, parang piniperahan. Some kind of gold digger din. So, itong another party or third party, yung reason niya kung bakit kumakapit din siya dun sa person mo is parang may pagka gold digger type itong person na to. Parang sinasamantala din niya yung iyong partner or specific person in terms of, you know, kaperahan, parang hinuhututan or something, ganyan, okay? Parang yun yung habol nitong third party nito sa iyong person, mga kapiksi. Tapos yung asawa mo naman or jowa mo, parang ang habol naman niya is parang panandali ang aliw lang talaga. As in, yun lang, okay? Pero yun nga lang, parang medyo na-addict-addict na itong person mo na parang hinahanap-hanap niya sometimes, okay? Pero magliliwanag din itong kaisipan na ito, mga kapiksi, kasi mananawa din ito. Especially kung napapansin niya na, sa una kasi parang hindi niya pa napapansin, no? Pero pag ito'y kadalasan na parang hingi ng pera siguro or something, ganyan, mananawa din itong person mo, no? Kasi ang priority ng person mo pagdating sa kaperahan ay ikaw at saka yung mga anak nyo, okay? Kung meron kayong mga anak, so parang para sa kanya yung mga pinaghihirapan niya is para sa inyo ng pamilya nyo, hindi para sa kung ano mang klase ng luho niya, no? So I'm sensing na parang medyo bago pa lang itong scenario na to. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Kung hindi naman, edi hindi. Sana nga hindi kayo maka-resonate, no? Pero kung naka-resonate kayo, comment down below, no? Kasi parang medyo burdensome. Mapapansin ng ano ng person mo na medyo bumibigat yung kanyang pakiramdam, no? Dun sa third party. Kaya ito yung mabuputol din at ito yung matitigil din. Kaya huwag kayo masyadong mag-worry, mga kapiksi. Of course, syempre, ipagdasal nyo. Kung if ever man na nakaresonate kayo and totoong may ganyan, kailangan mag-usap ng masinsinan, okay? Masinsinan, heart-to-heart talk, mga kapiksi. Huwag daanin sa init ng ulo kasi wala naman nare-resolve yung mga init ng ulo. Baka magtapon-tapon pa kayo ng plato, ganyan. Maghagis-hagis pa kayo ng plato. Huwag ganun, mga kapiksi. No? Kumalma, makipag-usap ng maayos, be objective, set expectations, ganyan. Para magkaintindihan kayo ng person mo, no? Yeah.
Yung iba naman mga kapiksi, no, kung hindi naman babae itong kinakabaliwan ng person mo, ito naman ay nalululong sa bisyo or sa alak, mga kapiksi. Okay? Parang nalululong naman sa bisyo or sa alak itong person mo na parang yun nga, syempre lahat ng bisyo, kahit anong bisyo pa yan, kapag may ganyang klase na pinagdadaanan, medyo nakakainis, nakakairita, diba? Pwede nyong panoorin, guys, yung ating pampawala ng balakid subliminal. Kasama yung mga bisyo doon. Barkada, inom, alak, ganyan, third parties. Lahat ng bisyo, even yung mga in-laws na or pamilya na ayaw sa inyo, ganyan. Lahat yon kasama sa balakid subliminal. So, if naka-experience kayo ng mga ganitong klaseng issues, pwede nyong pakinggan yon para makita nyo yung pagbabago sa person nyo and kayo yung palagi nyang i-prioritize, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa energy na to. Mag-iwan, don't forget na mag-iwan ng like and comment, mga kapiksi. And also, ito yung iyong full moon reading, no? Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, kapiksi. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.